Sa isang apartment sa Luoyang sa China, anim na mga kababaihan ang naninirahan. Ang mga naninirahan dito ay may kakaibang relasyon sa isang lalaki na dumadalaw sa kanila sa apartment na yun. Ang pamumuhay ng mga kababaihan dito ay hindi ordinaryo. Una, ang lalaking pumupunta sa kanila doon ay may asawa at anak pa. Pangalawa, sila ay nakakulong sa isang selda. Pangatlo, ang dalawa sa anim na kababaihan na naroroon ay mga patay na. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng The Luoyang Murder Case. Isang ordinaryong mamamayan na seryoso sa kanyang trabaho at matapat na nilalang, iyan ang pagkakakilanlan kay Lihao ng kanyang mga katrabaho at kaibigan. Siya isang dating firefighter at kasalukuyan katrabaho bilang isang clerk. Isang hard worker na padre de familia na todo kayod para sa kanyang wala pang isang taong gulang na anak at asawa. Noong 2009, habang nagbabrowse sa internet, si Lihao ay nakakita ng adult videos. Sa kanyang pagbubusisi, nalaman niya na ang ganitong klaseng mga videos pala ay maaaring pagkakitaan ng pera. Sa video na kanyang nakita, ang mga manonood ay nagbabayad ng 100 kada isang oras at naisip niya na kung gagawa din siya ng ganitong video ay kikita din siya ng extra. Sa kanyang binabalak na extra income, agad-agad siyang nag-isip kung papaano niya isa sa katuparan ang kanyang pinagplaplanuhan. Una ay ang lugar. Ang papasukin niya ay pornography, kaya kailangan siya makapag-secure ng isang lugar na tagong-tago at hindi basta makikita. Si Lihao ay nakakuha ng isang space sa isang compound gamit ang pangalan ng kanyang napakabata pang asawa. Ang space na nakuha niya ay sa pinakaibaba or basement ng isang residential building sa Shigong District sa Luoyang City. Dito niya naisip na gagawin ang kanyang extra source of income. Sa loob ng higit isang taon ay matyaga siyang naghukay ng isang butas sa ilalim ng nasabing building. August 2009 nang sinimulan niya ang paghuhukay. Siya ay naghuhukay tuwing hating gabi at fortunately para sa kanya, ang kanyang ginagawang paghuhukay ay hindi gaanong pansin sa nasabing residential area. Sa panig ng kanyang asawa, sinabi niya na mayroon siyang part-time job na 2-week night shifts buwan-buwan na magbabantay sa isang unit ng isang residential building. Napakahuwaran, di ba? Isang clerk sa umaga at sa gabi naman ay di umano, tagabantay pa. Si Lihao ay isang dating firefighter kaya mayroon siyang knowledge sa kanyang ginagawang excavation. Una ay gumawa siya ng tunnel. Ang tunnel na ito ay may diameter na 60 cm kung saan isang tao lamang ang magagawang magkasya kung papasok ng pagapang. 2 buwan matapos simulan ang kanyang paghuhukay, si Lee ay nakagawa na ng isang space sa ilalim na maaaring magkasya ang isang tao. Dahil dito ay naisipan na niyang kumuha ng isang babae. October 2009, pumunta si Lee sa isang KTV bar at nahanap ang kanyang unang biktima na pangalanan nating si Uno. Si Uno na edad 18 ay sumama sa kanya sa kanyang sinasabing tirahan para sa kanilang short time. Si Uno sa pag-aakalang isang short time lamang ang mangyayari kapalit ng salapi ay sumama kay Lee. Walang kaalam-alam na sa kanya palang pagpasok sa building ay wala nang balak pa si Lee na siya ay palabasin. Sa pagkulong ni Lee kay Uno ay mayroon na siyang gagamitin. Gagamitin para sa kanyang sarili at sa kanyang extra income na gagawin. Si Uno ay obviously hindi na nga nakabalik pa ng KTV, ngunit hindi naman siya na-report na missing dahil sa uri ng kanilang trabaho ay hindi nila magawa na i-report ito sa pulisya. Sa pagkakulong ni Uno ay nagkaroon na din si Lee ng alipin para sa kanyang paghuhukay. Sa kanyang pagpapahirap kay Uno ay wala itong nagawa kundi ang sundin ang lahat ng kanyang utos.
Dahil dito ay mas bumilis ang naging paghuhukay. Si Lee naman ay madalas ang pagpunta sa mga bars at massage parlors para makakuha ng susunod niyang biktima. December 2009, si Uno ay nagkaroon na ng kasama. Si Dos na 18 din ang edad. Si Uno at Dos ay patuloy sa sapilitang paghuhukay at namuhay doon kasabay ng paggamit at pagpapahirap ni Lihaw. July 2010, si Uno ay nagawang atakihin si Lee habang si Lee ay naghuhukay. Sa galit ni Lee ay pinusasan niya si Uno sa kama at syempre pinahirapan. Hindi naman tumigil si Uno dito. Sa pag-aasam na makatakas ay hindi sumuko si Uno at inatake uli si Lee matapos ng isang buwan. Ngunit ano ba naman ang kanyang lakas kumpara sa lakas ng lalaki? Sa galit ni Lee ay inisip niya na paslangin na lamang si Uno. Ngunit isang kakaibang pagpaslang ang pumasok sa kanyang isip. Binugbog ni Lee si Uno ng paulit-ulit. Hindi pa siya nakontento, isinama niya si Dos sa kanyang mga akto. Si Lee ay pinangakuan si Dos ng kanyang kalayaan kung papaslangin ni Dos si Uno. At si Dos naman, dahil na rin sa pananakit at pananakot ni Lee, ay nagawang sakalin si Uno. Si Lee at Dos ay magkatulong na sinakal si Uno hanggang sa kanyang huling hininga. Sa pagkapaslang kay Uno, si Lee ay naghukay uli para naman ilibing ang katawan nito. Ang katawan ni Uno ay inilibing lamang ni Lee sa may sulok at katabing natutulog ni Dos. Ang setup na ito ay ginawa ni Lee para maging isang pananakot at babala kay Dos na ito ang kanyang kahihinatnan kung sakaling siya ay magtatangkang tumakas. After 4 months, December 2010 naman, ay nakakuha uli si Lee ng biktima. Naidagdag niya si Tres na 19 sa kanyang mga biktima. Dito na siya nagsimula na gumawa ng porno videos online. Taong 2011 na madagdagan pa ng 3 pang mga kababaihan ang kanyang kulungan. Si 4 na 20 ang edad, 5 na 16 ang edad, at 6 na 23 naman ang edad. Ang mga kababaihan ay ginamit niya ng paulit-ulit kung saan si 4 ay nagdalang tao. Ang mga kababaihan ay pinilit niya na gumawa ng mga kalaswaan at inirecord ito. Ang mga video sa ibinebenta niya sa isang messaging software na Tencent QQ sa halaga na 50 yuan for 30 minutes at 100 yuan naman for 50 minutes. May 2011, si Cinco ay nagkaroon ng isang gynecological disease dahilan para hindi na niya magawa ang mga porno videos. Dahil dito ay wala na siyang pakinabang pa kay Lee. Sa isipin na ito, ay binalak ni Lee na paslangin na lang si Cinco. Ang balak ni Lee na ito ay sinabi niya sa mga kababaihan at sinabihan na bubugin si Cinco. Walang kapantay na abuso ang naranasan ni Cinco sa kamay ni Lee at ng mga kababaihan. Bukod sa pananakit at paggutom kay Cinco, nagawa din nila na pakainin at painumin si Cinco ng kanilang mga dumi. Sa ganitong klase ng pang-aabuso, sino mabubuhay dito? Isang araw bago matapos ang July, si Cinco ay tuluyan ng binawian ng buhay. Ang kanyang katawan ay ibinaon at isinama kay Uno sa isang sulok at kasakasama nilang namumuhay. Dumating ang panahon na hindi lang ang porno videos ang ginagawa ni Lee. August 2011 na nagawa niyang ibugaw na ang mga kababaihan. Si Dos at 4 ay dinala niya sa isang hotel at ginawang kalakal at kumita ng 700 yuan ng gabing yun. Gabi ng September 2, 2011, si Lee ay inilabas uli si Dos at 4 at idinagdag si Sais sa isa na namang pangangalakal. Kinaumagahan, si Sais ay sinamantala ang pagkakataon para tumakas at tumawag sa kapulisan. Sa pagtawag ni Sais sa kapulisan ay nireport niya ang kanilang naging kalagayan sa pagkakakulong sa nasabing ilalim ng basement. Sinabi niya na ilang buwan ang nakalipas nang siya ay kinulong ng isang lalaki sa basement ng isang apartment complex.
Siya ay naabuso doon at nagawa lang daw niyang makatawag sa pulis dahil inilabas siya doon para sa isang kalakal ng laman. Sinabi din ni Saiz na apat lamang silang kababaihan na doon ay nakakulong. Mayroon ding dalawang kababaihan naman ang doon ay ibinaon. Sa nasabing mga impormasyon, gulantang ang mga kapulisan. Biruin mo, illegal detention, assault, raid at murder. Agad nilang pinuntahan si Saiz at sa tulong nito ay pinuntahan nila ang nasabing apartment. Ang apartment ay nakatayo sa isang lokal na komunidad. Nothing special, ika nga. Daan-daang apartment na katulad nito ang nakatirik sa nasabing lugar ng Loyang. Pinuntahan nila ang basement na itinuro ni Saiz. Sa kanilang pagpasok ay ang amoy ng isang kulob na lugar ang sumalubong sa kanila. Mabaho, makalat, madumi. May isang computer set at leather sofa sa may sulok at puro lamang nagkalat na kagamitan ang kanilang natunghayan. Wala ang mga babaeng sinasabi ni Saiz na doon ay naninirahan. Sa may tabi ng computer desk ay may mga patong-patong na kalat. Ang mga kalat na ito ay tinanggal ng kapulisan at isang butas ang sa kanila ay bumungad. Ang butas ay may sukat na 50 cm in diameter at isang tao lamang ang maaaring magkasya. May isang pipe ang nakalatag papaloob sa butas at mayroon ding handrail na nagsisilbing hagdanan pababa. Medyo kinakabahan man ay bumaba ang isang pulis sa nasabing butas para i-check kung ano ang doon ay matatagpuan. Ang butas ay may haba naman pahaba na 30 meters. Sa pagbaba ng pulis sa pinakalapag ng butas ay 100 naman ang bumungad sa kanya. Madilim ang nasabing daan at medyo nakakatakot dahil sa wala siyang ideya kung saan patutungo ang nasabing daan. Ngunit lakas loob na ito ay kanyang tinahak. Ang daan ay mayroon ding kakiputan na makakapasok ka lamang kung ikaw ay gagapang. Sa kanyang paggapang ay isang pinto na gawa sa bakal ang kanyang nakita. Binuksan niya ang pinto at 100 na naman ang bumungad sa kanya. Itinuloy niya ang paggapang. Sa kanyang 2 o 3 beses na paggapang ay isang pinto na naman ang bumungad sa kanya. Pinuksan niya ito uli. 100 na naman at siya ay muling gumapang. Bukas ng pinto. Gapang. Bukas uli ng pinto. Sa kanyang pagbibilang ay 6 na pinto na ang kanyang nabubuksan. Ang mga pinto na kanyang nakita ay mayroong mga kadena at ang lock ay makikita at mabubuksan lamang sa labas. Sa kanyang pagbukas ng 7 pinto ay mayroon siyang ingay na naririnig mula sa likod nito. Isang boses na parabang excited sa kanyang papalapit na pagbukas ng pinto. Sa tuluyang pagbukas ng pinto ng pulis ay mga babae na abot ang ngiti ang bumungad sa kanya. Unexpected sa nasilayang figura, ang mga kababaihan ay saglit na natulala hanggang sa sila ay tuluyang lumuha. Ang araw na iyon ay ang araw na sila ay tuluyan ng makakalaya. Sa pinakaibaba ng butas ay mayroong 7 metal doors na nakahilera. Sa likod ng mga ito ay ang lugar kung saan nakakulong ang mga kababaihan. Ang area ay wala pang 4 square meters at may taas na 2.43 meters. Ang area ay nahati pa sa 2 parte. Ang isang parte ay kung saan sila namamahinga at isa ay para sa kanilang daily necessities. Kung inyo kaagad napansin ang pipe na ito, ito ay para sa kanilang ventilasyon, sa kanilang araw-araw na pagluluto. Isama mo pa ang amoy ng nabubulok na katawan na kahit nakabao naman sa lupa ay katabi nila sa kanilang pahingahan. Nakakatulong kaya ang ventilasyon na yan? Kahit papaano, ang kulungan ay mayroong elektrisidad. Sili ay binigyan ang mga kababaihan ng mga electronics tulad ng laptop na hindi konektado sa internet at DVD player para sila ay may mapaglibangan. Mayroon din mga libro na maaari nilang basahin.
Sa loob ng kulungan ay mayroon ding mga ebidensya na maaring magdiinkili sa kanyang krimen tulad ng kanyang mga mobile at bank account transaction list. Mayroon ding mga forms galing sa isang ospital naman na galing sa mga personal check-ups dahil kung inyong matatandaan, sa kanyang paulit-ulit na paggamit, si Quatro ay nagdalang tao kung saan nagawa ni Lee na ipalaglag ito. Mayroon din mga condoms at handcuff na natagpuan sa kulungan. Sa binigay na tip ni Saiz na mayroon 2 labi sa lugar, ay hinukay ito ng kapulisan. Agad din naman nila itong nakita at nahukay sa may sulok ng kanilang pahingahan. Ang bangkay ay may makikita pang posa sa kanyang kaliwang pulso at ang isang bangkay naman ay hinaluan pa ng semento. Sa pagkatukla sa kanyang kaharian, si Lee ay agad na tumakbo sa kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanyang kapatid ang kanyang ginawang krimen at nanghiram ng pera dito para siya ay tumakas. Unfortunately para sa kanya, September 6, si Lee ay agad na nahuli. Sa mga ebidensya na nakalap ay alam ni Lee na wala na siyang takas, kaya soon enough ay umamin din siya sa kanyang mga ginawa. Sa pagkahuli kay Lee, sa sorpresa ng mga investigador, ang mga kababaihan ay hindi gaanong nagpapakita ng pagkagalit o pagkamuhi kay Lee. Ito ay dahil ayon sa investigasyon, ang mga kababaihan ay mayroong tinatawag na Stockholm Syndrome. Ang Stockholm Syndrome sa aking pagkakaintindi ay isang emotional response na resulta ng isang pang-aabuso sa pagitan ng isang hostage at captor. Sinasabi na kadalasan ang isang tao na madalas na kararanas ng isang pang-aabuso galing sa taong nagkulong sa kanila ay makakabuo ng positive feelings para dito. Isa sa maaaring dahilan ng sitwasyon na ito ay dahil sa survival mechanism ng isang tao. Sili ay abot-abot ang pagpapahirap at paggamit na ginagawa sa mga kababaihan para maiwasan na siya ay matakasan. Sa una ay 2 beses niya lamang binibigyan ng pagkain ang mga kababaihan. Sapat na para sila ay hindi magkaroon ng lakas sa babalakin na pagtakas. Sa kabila ng abuso na kanilang nararanasan mula kay Lee, ay ang pagkapit din nila dito para sila ay makasurvive. Kung sila ay magmamatigas, hindi sila makakakain. Wala din silang paraan para makatakas. Sa 7 metal doors na nakalagay bago sila makalabas, kahit anong klaseng sigaw ang kanilang gagawin ay walang makakapansin. Idagdag muna din ang takot na sa loob ng kanilang pahingahan ay may nakabao na 2 katawan na magpapaalala na ito ang maaari nilang kahantungan. Sa kanilang isip, kahit sila ay nakakulong, sila naman ay buhay. To live or to die, ika nga. Isa lang sila sa 2 na yon at gusto pa nilang mabuhay. Sa una ay abot-abot ang kanilang pagkamuhi kay Lee. Sa mga naranasang abuso at tagal ng panahon na sila ay nandoon, wala namang nagbabago. Walang pag-asa na sila ay makatakas at unti-unti na nila iyong tinanggap. Kung hindi sila papalag ay hindi sila masasaktan. Dahil dito, ang pagkamuhi nila kay Lee ay nabawasan. Si Lee ay binigyan na sila ng supplies sa loob para makapagluto ng kanilang pagkain at binigyan din sila ng mga magagamit para mapaglibangan. Dahil dito, ang mga kababaihan ay maaaring makaramdam ng simpatiya dahil sa ibinigay ni Lee na kabaitan. Wala silang ibang maaasahan. Tanging si Lee lamang. Unti-unti ay nagiging positibo ang connection sa pagitan ni Lee at mga kababaihan. Ngunit ang mga kababaihan naman ang naglalaban-laban dahil sa nakukuhang pabor galing kay Lee sa kanilang positibo ng pakikitungo dito. Sila ay nagkakairingan na kung sino ang makakatabi ni Lee sa kama. Sa tuwing si Lee ay aalis, siya ay agad na namimiss. At sa kanyang pagbalik naman ay agad silang nagdidiwang. Dito na nasimulan ang kanyang kaharian. Si Lee ay animuhari na pinag-aawayan na humantong din sa pagkapaslang ni Cinco sa utos niya din sa mga ito.
Sa isang araw, isang babae ang kanyang inilalabas sa lungga para sa kanyang extra income. Sa basement ay mayroon ding computer set na kanyang ginagamit para sa live streaming. Sili ay katabi lamang ng babae at bantay sarado, na kung sakaling magkakaproblema ay agad niyang huhugutin ang mga plugs sa saksakan. Dumating ang panahon na ang live streaming ay nagkakaproblema. Nagkaroon ng kahigpitan pagdating sa mga porno videos at ang kanyang kita ay hindi sumasapat sa pagpapakain sa kanyang mga biktima. Sa isipin na ang apat na kababaihan ay nasa kanya ng mahika, naisipan niya na ikalakal sila. Ngunit doon siya nagkamali dahil si Sais ay hindi pa din sa kanya nagpapailalim. Kaya nang si Sais ay makalabas, sinamantala na nito ang pagtakas. November 30, 2012, si Lihao sa edad na 35 ay nasentensyahan ng death penalty. January 21, 2014, matapos makipagkita sa kanyang mga kaanak, si Lihao ay umupo na sa kanyang kamatayan. Sa parte ng mga kababaihan, si 2, 3 at 4 ay sinampahan din ng kaso ng murder. Ngunit dala na din ang kanilang sitwasyon, sila ay nabigyan ng lighter punishments dahil sila ay napilitan lamang. Si 3 at 4 ay nabigyan ng probation at si 2 naman ay 3 taon sa bilangguan.